Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight yung bagong unit na i-feature ko sa inyo and i-share is DA17V Tiptronic 4x2 RO6A engine non-turbo. So ito po yung pinaka-example ng unit na basic finish. So tapusin niyo po yung video para malaman po ninyo yung kabuuang details and price ng ating unit. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video. Ayan, so yung unit natin is DA17V 4x2 Tiptronic. So ito pong unit na to is made to order ng ating buyer na taga dito lang po sa Davao City. And yung in-order po nila is basic finish lamang na DA17V. So, ito po yung color na pinili nila, fox red. So, wala po siyang mga pina-add bukod lang sa tatlo. So, meron po siyang tint. Meron siyang pinaka-importante yung water temperature gauge and yung touchscreen stereo with backing camera. So, yung tatlong pina-add nila na accessories, kung tatanggalin natin yun, yan po yung pinaka-example ng basic finish. So yung basic finish natin is 225,000 pesos. Kasama na po dito is yung unit, conversion, pintura, registration, brand new battery, change oil, AGS cleaning, and iba pa pong PMS. Part po na under chassis ng ating mga brake system, water system, lahat-lahat po yon. And upon test drive, kung meron po tayong nakikita mga problema, ginagawan pa natin ng paraan or gagawan pa natin ng solusyon. Ayan. So, color po, pinili po nila sir and ma'am yung color na fox red and then glossy black po yung taas or tinatawag nating black top. Ayan. So, DA17V automatic 4x2, Tiptronic po siya, hindi po siya straightmatic and converted using secondary gearbox. So, lahat naman po ng conversion natin dito is gumagamit tayo ng secondary gearbox or masikat dito sa tawag na baki-baki. Kasi yung baki-baki po, kung nagtataka kayo sa mga Tagaluzon, yung Bisaya po kasi ng palaka is baki. Ayan. So yung forma kasi ng gearbox natin or secondary gearbox is parang palaka. So parang kumbaga kung sa Tagalog pa, palaka-palaka, ganun. So tinawag ditong baki-baki kasi nga halos kaporma sila ng palakang nakatayo. Ayan. So may iba tayo mga boss. Basic finish po yung unit nila and nagpa-add lang po sila ng mga accessories. Ayan. So yung pina-add nila sir is wrap around tint. Ayan. Meron po siyang tint sa harap hanggang sa likod. Ayun nga lang, nung time na nagpa-tint sila, hindi pa po ito functional ang kanyang window. Kaya mapapansin nyo, wala po siyang tint dito. Pero bukas, lalagyan to ng tint. So since tonight yung schedule natin na mag-video ng unit, so ayun, nahuli yung tint. Ayan. So black top, and then black din po yung kanyang mga pillar. And also the rain visor black. Ayan. So, papakita natin yung likod. Ayan, sa likod naman, buong back door from bumper. Buong kulay po siya, fox red. So, literally sa ceiling lang talaga yung kanyang black. So, tinawag nating black top. So, steel rims po siya, kung ano po yung original niyang tires mula sa Japan. Yun yung ikakabit natin. Pipinturahan lang po natin siya ng matte black. Ayan. So, yung tires naman mga boss, halimbawa, yung unit ninyong dumating dito is manipis yung tires. Marami naman tayong tires dito na natatabi, rims and tires. Kasi nga, minsan, yung mga kliyente natin, nagpapa-add sila ng mga mugs and hindi na nila kinukuha yung mga steel nila. So, sobrang dami nating stocks ng steel rims and tires. Kaya nga, tuwing nagre-release tayo ng unit, hinahanapan natin ng mga makakapal para mas magamit pa talaga ng may-ari yung ating gulong. Lalo't wala pang budget pang palit ng gulong. Ayan. So aside from tint, ito yung pina-add nila, yung water temperature gauge. Ito napaka-importante talaga ng ating water temperature gauge. Kasi dahil dito, meron tayong guide kung yung unit natin is nag-overheat na ba
or merong nagmamalfunction. So, in terms sa ating overheat kasi mga boss, minsan kasi pag sinabi natin yung unit is nag-overheat, madalas yung expression ng mga tao is sirain kasi nga nag-overheat. So, explain ko lang mga boss, madami kasing mga factor bakit nag-overheat yung ating unit. So, unang-una, pwede po siyang matawag na human error. Nakalimutan nating mag-refill ng coolant sa ating water reservoir or sa ating radiator. Pwede din tayong nag-refill pero nakalimutan nating takpan yung ating water reservoir. Pwede ding tumiming na yung ating ano ba tawag yan? Yung ating cooling fan or fan ng ating radiator nag-malfunction. So, pag sinabi natin nag-malfunction, eh, madami din namang factor bakit siya nag-malfunction. Una-una, pwedeng yung fuse pumutok kasi merong nag-short circuit na wire. Pwede din namang lumiit na yung kanyang carbon brass. So, kaya nga po, kahit na naka-PMS yung unit natin and ni-road test natin, wag pa rin tayong makampante kasi nga minsan meron talagang mga unexpected problem na na-experience natin. So ayun, dahil dyan, yun, pwede siyang mag-overheat. And then, minsan naman, si owner, eh, walang pakialam, hindi sila tumitingin dito. So, ayan, nag-overheat. Pero, kung wala namang mga ganyang problema, mga boss, hindi naman talaga mag-overheat yung makina kung walang naging konting problema na napabayaan. So, ayan. So, aside sa water temperature gauge, meron din po tayong touchscreen stereo with backing camera. So, meron na po siyang FM, meron po siyang Bluetooth, pwede tayo manood ng movie, and then meron din po siyang reverse camera. So, itong tatlo lang po lamang ang pina-add nila, sir. Ayan. So, Tiptronic po siya, pwede nating gawing manual plus minus. And then, ayun, yung ating shifter talaga mga boss, mapa-automatic or mapa-manual, mapa-Tiptronic or straight-matic. From dito na side, kino-convert talaga natin papunta dito. So, I don't know sa ibang converter kung bakit hindi nila kino-convert. Eh, for sure, may mga reason din sila kung bakit hindi nila kino-convert from dito to dito. So, nirirespeto po natin yan. Depende, ulitin ko lang mga boss, depende talaga sa diskarte yan. Depende sa pamamaraan ng trabaho. Importante po, maayos pagkagawa. Safety and walang nagmamalfunction, lalo na dito sa ating shifter. Yung sensor nito, mapa-side sensor or top sensor, pag may konting lumuwag or wire na naputol or yung socket nag-lost contact, yun yung isa din sa mga sign na nag-always neutral eh. Bukod sa problema natin sa AGS na hindi pa talaga natin na na tawag nito, na I don't know anong pinaka-proper term yan, pero meron naman tayong mga expert mechanic dito kung sakaling makakaranas tayo ng always neutral. But, take note, napakadalang po. Isa din po yan sa naging expression ng mga taga-Luzon, eh, natatakot sila sa mga Tiptronic kasi nga dahil nag-always neutral daw. So, ayun, tawag nito, explain ko lang mga boss, hindi naman po lahat nag-always neutral. So far, sa unit namin na nirelease, wala namang nag-always neutral na narelease na. Meron, madami dito sa amin nag-always neutral before release. Kaya nga po, meron tayong test drive, meron tayong ginagawa mga pagsusuri para pag-release ng unit, hindi na nila yan mararanasan. Kung mararanasan naman, hindi naman lahat. Napakadalang, yun nga, ulitin ko lang, so far wala naman kami experience na nirelease ang unit na nag-always neutral. So yun, yung kanyang odometer is only 115,793. So mababang mababa po yan sa mga surplus. Ayun, also ulitin ko lang mga boss, huwag po nating ikumpara yung odometer ng commercial sa surplus. Ayan. And so kung mapapansin niyo mga boss, yung headlight talaga ni DA17B is napaka laking difference nila from 64B.
So, kung ikukumpara kasi natin seed, wala na kasi tayong DA-17, wala na kasi tayong DA-64B dito. Meron tayo DA-64W. So, si W naman, example ko lang, ayan yung parang kumbaga ordinary na headlight ni DA. So, DA-64W, and ito yung tinatawag nating 3-dayers. Pero, si 64 kasi mga boss, 64W, yung headlight niya, from 3-layer, pwede natin itong 3-layer, pwede natin ipalit dito sa isang ganitong klase, yung tinatawag natin samurai headlight. Ito naman si samurai headlight, pwede na siyang ikabit dito sa mismong kinabitan ng 3-layer. So, pareho talaga sila ng shape. So, yung ordinary naman na 64B, yung headlight naman niya, pwede ding makabit dito. So, yung, may kaibahan sila ng style, pero yung kanilang design, ay yung kanilang shape, is parehong-pareho. So, yung kumpara natin dito sa ating DA-17, ibang-iba na talaga yung headlight niya. And ayun nga, kung mapapansin nyo, si 64 series is meron pa po siyang signal light or check light. Ayun. So, si 17V naman, from 17V, from ordinary 17, semi-wagon 17, and 17-wagon, wala na po siyang fender light kasi nga yung style ng kanyang headlight is andito na po sa ating tagiliran ng ating headlight. So ito po yung kanyang karugtong ng signal light, ito yung signal light, ito yung park light, and ito po yung kanyang headlight. So kung magsisignal po si kung iilaw po tong signal light, eh makikita na po siya dito kasi nga medyo ano siya eh, medyo naka-curve. So ito na po siya yung nagsisilbing tawag nito, fender light natin. Ayan. So, ayan, napaka-simple ng unit nila, ma'am. Meron na din po siyang original LTO plate number. So, kasama na po sa package ng basic finish, ulitin ko lang mga boss, is unit conversion using secondary gearbox. Paint, any color na gusto ninyo, any design, any, kung two colors bang gusto ninyo, two-tone, 3-tone, siguro pwede naman 3-tone, pero never kaming nag 3-tone dito, wala namang nag-request ng 3-tone. So yun, unit conversion, pintura, registration under your name, brand new battery, change oil, AGS cleaning, heavy PMS. So heavy PMS, pag sinabi natin heavy PMS, kasama na po yung change oil, AGS cleaning. Under chassis, papalitan natin kung kinakailangan. Common dyan is stabilizer link, ball joint, yung kanyang mga rubber boots, ayan, mounting, yung rubber ng shock mounting, brake pads, brake shoe, ayan. So kung sa brake pads and brake shoe naman, makapalpa, ginagawa natin, nililinis lang natin. Ayan. So depende mga boss, upon checking, upon road test, kung ano yung mga nakitang problema, as much as kaya natin palitan, papalitan natin. I mean, as much as need palitan, papalitan natin. Ayan. So, hindi po siya power window, hindi po siya power mirror. So, ito po yung pinaka-baseline talaga or base setup or base model ng DA-17V. Ayan. Interior niya naman mga boss, napaka-simple talaga since hindi siya power window. Wala din po siyang upholstery. Ayan, so meron po siyang original matting harap at likod. Pagpasensyahan na lang po kung medyo may dumi kasi nga galing tayo test drive kanina. So wala po siyang upholstery harap at likod. Wala din po siyang upholstery ng ceiling, but meron po silang electric fan, dalawang electric fan na pinaad. So kasama na po yan sa buong package nila. And ayun, laking tulong din ni electric fan kasi nga minsan pag, although si DA-17 is mas malamig naman ang aircon niya compared kay DA-64, even 64W mas malamig pa rin si 17. So any model or any variant na 17, same lang sila halos ng mga iba po, aircon system. So minsan kapag ka mainit yung biyahe natin, minsan kasi hindi na malamig dito na part sa likod. So sa tulong ni electric fan, hihigupin niya yung lamig dito sa harap papuntang dito, and itutulak niya papunta dun sa likod. So napakalaking tulong pa rin, lalo't may mga sakay tayong halimbawa mga bata dito sa likod. Ayan. So ito yung pinaka
part na makikita yung pinakalikod na parte ng ating DA-17V. So almost same lang po talaga sila ni 64V. From dito, yung seatbelt, yung back seat, yung ceiling, halos parehas lang talaga sila ng setup. And also, the kung mapapansin nyo yung ating backlight, parehang-pareha po talaga sila ni DA-64V. So kasyang-kasya po yung head taillights ni 64 and 17. Ayan. Pwera lang kay 64W kasi pataas yung taillights niya. So ito po yung view ng ating likod. So yun, kitang-kita yung electric fan. Yun. And also the third light, or tinatawag natin third brake light, meron din po siya. Same kay 64V and 64W. Ayun lang, medyo pinaliit lang yung design ng ating third brake light sa 17 na unit. So same na same talaga sila. Meron silang back wiper, meron siyang washer ng back glass, meron tubig. Ayun, halos same na same. Pinaiba lang talaga yung design. So, presyo tayo agad mga boss. Etong buong setup na to is umabot lamang po ng 235,000 pesos. Yes po, 235,000 pesos. Lahat-lahat na po yan. Isang buong setup ng basic finish plus mga accessories nila na pina-add. So, umabot po siya ng 235,000 pesos. So, sa mga Luzon buyer po natin mga boss, halimbawa lang ha, ganitong mismong setup yung gusto ninyo. So, 235,000 plus shipping fee. So, door-to-door po yung ating shipping. So, depende na lang po sa shipping yung area ninyo. So, pag-usapan na lang natin. And ayun, meron din po kasing nagtatanong mga boss na pwede ba daw pong iship through barko. So, port to port, port ng Davao. And then, ipipick up nila sa, kung sa Luzon kasi kayo, usually, sa Nabotas yung port area ng Luzon eh. So, isiship natin ang barko through, via solid shipping line. Mataas kasi, umabot siya ng 39 to 41,000 pesos ngayon, yung shipping. So, advantage muna tayo ng barko, 3 to 4 days lang, andun na yung, 1 week pala, andun na sa Luzon yung unit ninyo. So, actually, para sa akin, disadvantage siya lahat. Kasi nga, 7 days yung biyahe niya sa barko. Eh, kung idodor to door natin, nasa 3 days lamang. So, yung disadvantage pa ng barko, kasi hindi talaga natin matetest eh. Kasi yung buong biyahe natin ng door to door, mauconsider natin yun na para endurance test. So, biruin nyo, 3 days yung ating biyahe niyan. So, during sa biyahe namin, may mga dala-dala kaming mga parts, mga pyesa, lahat ng pwedeng masira, mga compressor, alternator na possible maranas ng unit. Gawa ng matagal na time siyang hindi na gamit from Japan hanggang dito kasi nga standby siya eh, kasi ginagawa pa. So, matitest talaga natin. And kung ano man mga problemang maranasan namin, eh, magagawan pa natin ng paraan. So, masasabi ko talagang almost 100% talaga na wala na kayong po problemahin. So, sa mga gusto pong mag-inquire and magpa-quotate ng unit, message lang po kayo sa ating Facebook page na KMJL Surplus Trading. And humihingi po talaga kami ng pasensya mga boss kasi madaming nagsasabing hindi daw kami nagre-reply sa aming Facebook page. So, pasensya po talaga mga boss kasi sa sobrang daming inquiries, araw-araw po natatabunan po yung mga first inquiries nung mga nakaraang araw. Kasi nga, araw-araw, minuminuto, oras-oras, may mga bagong inquiries tayo. So, para po mas mabilis yung, transaction natin and mabilis kayong ma-replyan, rekta na lang po kayo sa aking personal account, Kim Luis Busalia, and also may partner na isa sa naghahawak ng ating Facebook page po, Kitty Kat G, yun ay kita nyo sa screen, para po mas mabilis kayong ma-replyan. Ayan. So maraming salamat po sa patuloy na pagsusuporta at pagtitiwala sa KMJL Surplus Trading.